praise the Lord. A blessed evening sa ating pong lahat. Blessed evening to Brad. So kayo po ay may dalawang Biblia. Buksan po natin ito sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Awit, Psalms chapter 150, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 6. So this is the last chapter po, no, sa Aklat ng Mga Awit. Akin po babasahin sa wikang Banyaga. Ito po ang sinasabi. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plauta. Lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng popyam. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Amen. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palampakan natin si Yahweh Shalom. Purihin natin ang ating Panginoon. Yung patuloy na maabot sa langit. Praise the Lord. So sa muli po, no, mapagpalang gabi sa ating pong lahat. Mapagpalang gabi din sa lahat. Kayo din sa mga nakikinig sa atin over the internet, ayan, over the Facebook Live. So dyan lamang po kayo at dito lamang po kami. Ano? At sama-sama tayong magnilay, ano po, at magkaisa sa pagsabi nating pag-aaral ng salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ano? So with your brothers and sisters, bago po tayo magsiyo po, nais kong harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, alam kong malamig na yun. At mas malakas ang tukso na ikaw at ako ay makatulog. Kaya naman, sa pamamagitan ng pananampalataya, labanan natin. Amen po ba? Kailangan natin si Yahweh Shaddai. Na nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Thank you, Lord. And so once again, my dear brothers and sisters, mapagpalang gabi po sa ating pong lahat, ano? At ngayong gabi pong ito, no, ay tunay nga na biglang bumaba yung temperature kahapon pa, no? So, ramdam po dito sa Macau yung lamig ng panahon. Kaya naman, naka-coat si brother ngayon, ano? So, ayan. So, bihira po mag-talk talaga ganito, no? Kasi hindi na ako comfortable. Mas sarili ako naka-long sleeves lang. But anyway, my dear brothers and sisters, let us thank the Lord, ano, kasi dito sa Macau, makakatipid kayo sa kuryente. Ayan, mababawasan yung kuryente sa air condition, sa electric pa, yun nga lang, may heater. Ano po? And so, my dear brothers and sisters, sa gabi po ito, no, kung atin pong babalikan yung atin pong binasa, ito po yung last chapter ng aklat, ano po, ng mga awit or yung Psalms. At sabi nga, let everything that has breath praise the Lord. Ano po, purihin ang ating pong Panginoon. And David is encouraging the readers at ang bayang Israel, ano po, na sa pagpupuri at sa pagpapasalamat sa Panginoon, lahat ng uri ng instrumento na maaari mo gamitin para patugtugin, ay gamitin mo at patugtugin mo ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Gamitin mo para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi na po bago yung ginagamit natin mga gitara, ano po, sabi nga, the strings, ano po, the wind instruments, yung lyre, yung flauta, ano po. So hindi na bago sa mga worshipper ng ating Panginoon na sa kanilang pagpupuri at pagpapasalamat kay Yahweh ay gagamitin nila yung mga instruments. Ano po? And so, alam niyo, no, sa totoo lang, yung ginagawa po nating style ng praise and worship is hindi po ito originally traditionally, ano po, na ginagawa ng Catholic faithful.
Ano po, pero dahil tayo po ay nasa charismatic, Catholic charismatic, ano po, yung spirituality po natin ay sabi nga maingay. Gusto natin na sa pagpupuri natin gamitin ang mga instrumento para pasalamatan at purihin ng ating pong Panginoon. Ano po? And so, kaya tayo merong mga music director, kaya tayo merong mga nag-a-arrange ng musika. Kasi kapag sabay-sabay mo lang yung ginamit at pinatugtog na walang katutukuhan, maingay lang siya. Ano po? Maingay lang siya. Pero kung lalabatan mo ito ng tono, lalabatan mo ito ng chords, lalabatan mo ito ng proper arrangement, hindi lang ito magiging kalugod-lugod sa pandinig ng ating Panginoon, kundi mabibless din yung mga makakapakinig. Amen. Amen po. Amen. So bilang pag-uumpisa mga kapatid, ano, ang tanong natin sa bawat isa, harapin mo yung katabi mo, mahilig ka ba sa music? Mahilig. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Ano kaya ang sagot niya? Amen. So alam niyo po, ano, ever since, my dear brothers and sisters, ang tao, tayo po ay nabubuhay, we are surrounded with music and sounds. Ano po, kahit sa atin pong pag-iisa, sa atin pong pag-inilay, kapag ikaw ay nasa parke, ang mga iba na yung umaawit. Ano po, ang nature ay nabibigay ng kanyang music sa bawat tao. Kahit nasabihin mong sa kagubatan ka lang, sa mundo ka lang, yung lagaslas ng dahon, ano po, yung pag-awit ng yung himig ng mga ibon, yung pag-whistle ng hangin, ay meron itong dalang music or meron itong tunog. Ano po, meron itong sound. At lahat, sabi nga, sa binasa natin, ano, that everything that has breath, praise the Lord. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang tayo yung may hininga. Ano po, hindi lang tayo, ano, hindi lang tao, hindi lahat ng nilalang ng Panginoon na may buhay. Ang layo din ay purihin at sabahin ang ating pong Panginoon. Amen. Ayan. And so, sa pamamagitan ng tunog, sa pamamagitan ng musika, magagawa natin purihin at sabahin ang ating pong Panginoon. And, sabi nga, no, kung babalikan natin yung binasa po natin sa verse 3 hanggang sa verse 6, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salyo ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at lauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pongyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ano po? So, my dear brothers and sisters, isa po sa mga nami-miss ko, ano, ay yung a-attend ka ng Holy Mass sa Anglo. Hindi ko pala po kayo po yung naka-attend na ng banal na misa, ano po, sa Anglo. Pero, kapag ikaw ay nasa Anglo at marapit ka sa stage, marinig mo lahat ng instrumento at pati ang choir, iisang kanilang tunog at napakaganda. Ano po? So, although merong drums, mix na drums, may mga gitara, may tambol, ano po, may mga organ, ano po, lahat po yun ay ginagamit para sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. At hindi lamang ang Panginoon ang natutuwa sa pagkakataon yun, kundi lahat ng nakakapakinig din ay nag-bless. Naglalagay ng kagalakan ang Diyos sa mga pusa, sa mga puso po ng bawat tao nakakapakinig. Ano po? Pusa ba? Pusa ba sabi ko? Puso. Ano po? Sa bawat puso ng bawat nakikinig. Ayan. And so, dahil po kahapon, my dear brothers and sisters, ano, ay feast day, ano po, ni Saint Cecilia, which is the patroness of musicians, of music. It was inspired by her, ano po, ito po magiging topic natin for this evening. At ito nga po yung topic natin para sa gabing ito. Ay, wala pa po ba? Ayan. So, ang topic po natin for this evening is about music and spirituality. Ano po, music and spirituality. So dahil tayo po ay nasa charismatic group, hindi mawawala sa atin ang musika kapag tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So our prayer and our worship is always accompanied by music, by songs na ating pong inaawit sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, ano, kapag every other Saturday, meron po tayong chain prayer. Meron po tayong intercessory prayer. Sa ating pong intercessory prayer, hindi siyempre mawawala yung ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon gamit ang musika. Ano po, kahit minsan, hindi nagkakasundo yung mga nandun sa intercessory prayer pagdating sa tono, pero nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo umaawit mula sa ating puso. Amen. Amen po ba? Yes. At kapag chain prayer naman, natutuwa din naman po ako nung kasi minsan, napapalabas ako ng kwarto, narinig ko yung nagpe-pray, meron siyang background music habang siya nagpe-pray. Ano po, meron siyang background music habang siya nagpe-pray. So, alam niyo po, no, malaking tulong ang musika sa atin kapag tayo po ay gusto natin maging solid. Kapag gusto po natin na i-condition ang ating puso, ang ating espiritu sa pananalangin sa ating pong Panginoon. And so, when it comes to music and spirituality, mahalagang malaman po natin ang music, yung musika na ating pinakikinggan
ay may malaking impact sa ating din pong buhay. That is why, at the end of this topic, my dear brothers and sisters, mapapansin po natin that we should be aware with regards to music that we listen to. Kailangan maging aware po tayo, no po, kailangan mag-ingat tayo sa musika na palagi natin pinakitinggan. No po, mamaya, mapag-aaralan po natin at madidiscuss po natin, ano, kung bakit. Kasi may iba't ibang uri ng musika. Aside sa mga genre, aside sa mga type of music, meron po tayong tinatawag na secular music, meron tayong tinatawag na religious, or yung sacred music, meron tayong tinatawag na liturgical music. Ano po?